gym. Wow! Sa basement one. So finally, after 5 long years of waiting, andito na ang isa sa mga blessings ko for 2022, the turnover of my condo unit here at Prisma Residences in Pasig City. Nandito po kami, sister ko si Elvi, cousin ko si Ayla, architect Ayla. Nandito kami ngayon para sa unit acceptance. Mga kabarigis, kamusta my channel today? Nandito tayo ngayon sa Prisma Residences, ang DMCI dito sa Pasig Boulevard, and today is a turnover of one of my condo. So yan, excited, so see you later. So pagpasok namin ng gate, pinapark muna kami temporarily ng mga guards dito sa basement 1, and then we were made to proceed at the lobby to wait for the person in charge of the turnover of the units. So pagpasok namin ng lobby, medyo namangha kami kasi sobrang laki ng lobby, and at the same time very cozy siya and medyo mahangin. Ito po kami ngayon sa Astra Building, turnover ng aming unit sa condo and parking. Okay, so this is my cousin. Hello. Architect Ayla Presas. Ayan. May mga projects kayo, siya yung kukontakin nyo. Check natin mamaya kung ano condition ng site. Yes. And siya yung magde-design. Magsasuggest kami maganda para mas, ano yung space. I-conserve yung space and i-make use yung space. Okay, so see you later. Isang foosball dito. So, libre siya for mga guests. Ayan. Foosball. Mirrored walls. Malawak yung lobby. Punta muna ako sa CR. 1 eternity later. One of the advantages of having a wide lobby is hindi na problema yung space. Even if your condo space is cramped up, you can still accommodate your guests dito na mismo sa lobby. And alam ko later on, they will have coffee shops here and siguro mga bilihan ng snacks. So we just watch out for that. So yan, andyan na yung mga kasama ko. A few moments later. So finally, dumating na rin si Kuya na mag-assist sa amin. So yun, papunta na po kami sa unit namin. Sinasabi niya lang na yung elevator sa kabilang side hindi pa gumagana. So yung kabilang side muna ang gagamitin namin. So yun, we're excited! Floor level, and then enter. Mag-register na po siya. Oh, nice! And then ito muna nandito. Kahit pindutin na po natin ang daratsa yan. Roof deck, 10,000 ground base. So, narating na namin yung floor kung saan located yung unit ko. And naalala ko na kung bakit ko to kinuha over dun sa rightmost na unit. Ito kasi yung unit near the parang Dungawan, yeah, that area there. That area there is called parang Lumivent. Yeah, Lumivent. It's a technology being used by DMCI to allow air and light to pass through yung mga buildings para magkaroon siya ng natural light, and at the same time hindi mainit, presko, and yung air can enter the buildings talaga. So maganda itong concept ng DMCI kasi parang every fifth floor of the building may ganito eh. So makikita nyo yan sa mga buildings nila nakausle. So pagpasok namin dito sa condo, may sign po siya na nakalagay na sanitize po yung condo units prior to the inspection. So yeah. So pagpasok mo, hindi naman siya totally bare kasi meron na siyang mga cupboards and meron na rin mga cabinet sa ilalim ng sink, and yan, may countertop na siya. And yung floor is already has vinyl. So yun na lang, sa inyo na lang po yan kung if you want to enhance pa yung flooring niya. And siguro syempre yung mga lights. So ito yung itsura ng banyo niya. Medyo maliit lang siya. Yung shower niya medyo maliit din.
So probably I'll just put a glass glass partition para hindi siya kumalat yung water sa floor. So basically inorient na kami ni Kuya kung saan pwedeng ikabit yung washing machine, yung ref, yung microwave, yung mga gamit sa kitchen. So yun, mga do's and don'ts na rin. Tapos since one bedroom yung nakuha ko, meron na siyang partition, glass partition para sa sa bedroom na naka-allot for the unit. And sa tabi ng bedroom is the veranda. So dito sa veranda, ang view ko is the side of the Allegra project. So the amenities of the Allegra project. So dito yung swimming pool, yung jogging path, yun yung makikita kong view later on paggawa na itong project na nasa tapat ko, which is also a DMCI project. O dito naman pinapakita lang sa amin ni Kuya na yung metro ng tubig hindi pa talaga nagagamit. So yun, tinuro niya kung saan yung metro namin. So yun, ang reading niya is 3 pa lang. So there, yan, para for transparency purposes po yan. Since maayos naman yung unit namin, nag-proceed na po kami sa basement 1 for the actual unit acceptance. So, yun, nandito na uli kami. And then, we will wait na lang uli for the staff to assist us dun sa unit acceptance na mismo. So, we are done with the move-in, signing of the move-in agreement. Move-in agreement, pero move-in clearance. And unit acceptance, actually. So, okay naman yung unit. Yun nga lang, marami pang magagawin. So, yan. After nito, pupunta po kami sa Sky Deck. Way to ground floor. Yes. So, nagbago kami ng isip kasi na nakalimutan pala naming i-check yung amenities ng building. So, yan, bumaba muna kami ng ground floor bago kami pupunta ng sky deck. So, we are on our way now to the swimming pool and the jogging path na ginagawa pa lang yung area na yan. So, ito na yung area na may swimming pool na. So, pagdating namin, tatlo yung pool dito eh. Leisure pool, lounge pool, tsaka parang yung pang-training. So, yan. Pero that time, yung lounge pool, parang may dinidrain lang sila na water or under maintenance siya. Pero the rest, yung dalawang pool naman is ginagamit siya. Tapos ito yung ito hindi pa tapos lahat ng amenities dito. May mga jogging path and basketball court. Alam ko na kinoconstruct pa lang. So, yun. Tapos ito yung side ng front ng building namin. So, yan. Ito yung Astra. So, 41 floor siya. So, ang taas, diba? So, nakakalula. So, we are on our way to Skydeck, whatever. Basta doon yung sa roof deck. See you later. Ayan. Okay. Ayan. Ang ganda, di ba? Yes, 360 degrees. Oo, ayan. Sa gabi ate, no? Ate, say hi to my vlog. Ganun eh. New neighbors. Ano, ito yung Antipolo ba yan? Ano po, ako po. Ay, may Laguna de Bay. Laguna de Bay. So, ito yung Antipolo side, no? Sierra Madre yata yan, yun, no? Sierra Madre Mountains. Wow, ang ganda ng mountains. Tapos yung partner is with them. Eastwood. BGC is where? Saan pong BGC dito? Ah, okay. So, ito yung BGC. Ito BGC. Ah, oh, yung Makati po. Ah, itong Makati. Ito yung Ortigas. Ah, Ortigas ito. Sige. Okay, sige. Ikat-ikat muna tayo. So, may turf. This is artificial turf. Yeah, artificial turf. So, meron siyang sky deck. Ito yung parang bar dito sa
roof deck, sky lounge ang tawag. Yan. Bar ba? Alam ko may bar eh. Anyway, wala pa siguro, hindi pa siya open. Sky lounge. So, there. Ganda, no? So, ito yung bar. Ito yung bar ng sky lounge. So, later on. So, grabe. Naano ako, lula ako. Lula ako, girl. So, ito yung site ng papuntang BGC. C5. This is C5. This part is C5. Ayan. That part is going to BGC. This is BGC area. This is BGC area. And then, this is Makati area. Ayan. Makati area. And then, this side is Pasig. This side is Pasig. So, this side here is Pasig. Ang daluyang Pasig area. Ayan. Okay. Very nice. This is Pasig River right there. So, so that's it for my vlog today, and I hope you enjoyed it. Yan, soon mag-open na itong aming lounge, and I can't wait to visit again my unit here in Prisma. So I hope you enjoyed it, and as I always say, stay safe, stay healthy, and stay pretty. Bye.